Lahat si Jesucristo'y nabuhay, nanain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas natin sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan, ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami na sa nakakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang mga matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapinunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya nang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, baya ang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos, dapat na magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil, ang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo. Poon, kami ay iligtas. At papagtagpayan sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pinagpapalay, kanyang tatanggapin ang Poong Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas sa tinaguriang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda.
hindi sila gaanong kalayuan sa Pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa Pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga minamahal ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo po yung mupo sumandali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat dito sa ating parokya at pabasang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan muna natin puri ng Panginoong Diyos, mga minamahal ng mga kapatid. Ganun din, Santo Padre Pio, na narito sa ating harapan, palakpakan natin ang dakilang patron. Alam ko, marami tayong ipinapanalangin, hinihiling sa Kanya, at marahil ay isa kayo sa mga nakaranas na ng napakadaming himala ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, tingnan ninyo ating pagnilayan ang mabuting balita na ating napakinggan. Ang mga alagad ay uuwi na. No? Babalik na sila sa Galilea. Bakit? Sapagkat alam nilang si Jesus ay wala na, namatay. Kaya ang sabi nila, mangingisda kami. Sabihin, babalik na uli sa dating buhay ang mga alagad. Alam natin na sila'y tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea. Sumunod kayo sa akin, ano? Pero si Jesus ay namatay. Parang sila'y frustrated, ano? Kaya ang mga alagad babalik na uli sa kanilang dating buhay. No? Dati kasama ni Jesus nung nagpapagaling, ano? Maraming himala ang kanilang nagagawa nung kasama si Jesus ay si Jesus ay namatay. Kaya sabi ni Simon Pedro kasama ang 7 alagad, mangingisda ako. Sabi nila, sasama na kami. Babalik na uli sa dating buhay. Kahapon, isang araw, ating napakinggan yung 2 alagad papuntang Emmaus, umalis na din sa Jerusalem at naglalakbay ng papunta sa kanila. Babalik na sa kanila. Uuwi na. Pero, kita ninyo ang mga pangyayari. Si Jesus ay nakisabay sa 2. No? Sinamahan ng 2 at nakipagkwentuhan si Jesus sa 2 at nung pagpirapiresuhin ni Jesus ang tinapay, biglang nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nilang si Jesus at si Jesus ay biglang nawala sa kanilang harapan. Anong ginawa ng 2? Tumindig, bumalik sa 11 kasakasama pa. Ngayon, ito namang mga alagad na ito, ganoon din. Ano, aalis, babalik, at mangingisda. At habang sila'y nangingisda, tanin nyo, walang huli. Magdama, yun yung mga eksperto sa pangingisda. Kung kayo nakapunta sa lawa ng Galilea, para din yung lawa ng Taal. Ano, napakalaki. At si Jesus ay nasa Pangpang, magbubok ang liwayway na. Sabi, mga anak, may huli ba kayo? No? Tingnan si Jesus ay binalikan uli niya yung kanyang mga alagad na umalis na. Sapagkat ire-renew muli ni Jesus yung pagtawag sa mga alagad na ito. No? Anong sabi niya? No? Ihulog ninyo sa gawing kanan. No? Ito yung mga magandang pagnilayan. Ano? At doon, hindi na nila mahila sa sobrang dami ng kanilang
nahuli. At nung sabi ni San Juan, ang minamahal na alagad, ang Panginoon yun. Ang Panginoon yun. Anong ginawa ni Simon Pedro? Say hubad, no? Siya'y nagdamit, tumalon sa lawa, no? May paliliwanag ko sa inyo, ano ibig sabihin niyan? Tapos yan, muli sila nagpunta sa Pangpang at doon kumain muli, ano? Tinapay at isda, no? Mga minamahal, tingnan ninyo yan, ano? Bumalik sa dating buhay. Pero sa pagbalik nila sa dating buhay, si Jesus ay sumama muli sa kanila, binalikan, ano? Binalikan ni Jesus. Sapagkat mahal ni Jesus ang mga ito, no? Hindi natatapos sa ganun na lamang. At dahil nga si Jesus ay muling nabuhay, at kitang-kita ninyo sa first reading, ang mga alagad, kung ano ang ginagawa ni na Simon Pedro, nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Sila'y malalakas na ang loob. Hindi na natatakot. Ito ibang Simon Pedro na. Matapang na. No? At alam natin ang magiging buhay nila later on. Ang sasapitin ang buhay nila sa mga tao. Pero sila'y malakas na ang loob. Matibay na ang kanilang loob. Hindi na sila natatakot kahit kanino sapagkat suma sa kanila na ang Espiritu Santo. Balikan uli natin ito, ano, itong tagpong ito. Sabi, napakadami ng kanilang huli nung ihulog sa gawing kanan ang lambat. Anong pwede nating pagnilayan dito? No? Tayo'y maraming, halimbawa, marami tayong failures. Marami kang itinatry sa buhay mo. Ano? O kaya'y marahil ay yan na lamang lang yan ang ginagawa mo. Nung sabi ni Jesus, ihulog mo naman sa gawing kanan ang lambat mo. No? Ihulog mo naman sa iba. No? Ibahin mo, kung hindi ka magtagumpay sa bagay na ito, ihulog mo sa gawing kanan. No? Ibahin mo naman. Huwag dyan lagi. Magdamag na, sabi ng mga alagad. Kami po'y eksperto sa pangingisda. Buhay namin ito. Magdamag na kami, sasabihin ninyong sa gawing kanan at ilayo-layo lamang ng kaunti at makakahuli kami ng madami, no? Pag sinunod natin ang Diyos ay generous sa tao. Kaya, paano natin malalaman ang pagsunod sa Diyos? Paano natin malalaman ihulog natin ang ating lambat sa gawing kanan? No? Paano natin malalaman? Tayo, napakahalaga sa tao, lagi pong sinasabi ng pagtahimik, pagdadasal, no? Kung ikaw ay hindi na nagtatagumpay sa buhay mo, ikaw ay 30 ng mahigit, 40 ng mahigit, ay hindi ka pa rin tagumpay sa buhay mo, 50 ka na, ano? Asa ka pa rin sa iba, ano? Yung pa rin ang buhay mo, hindi ka nagtatagumpay, baka kulang sa pakikinig sa Diyos. Ibahin mo ang takbo ng buhay mo. Ihulog mo sa gawing kanan at ang Diyos ay magiging generous sa iyo. Ito mo yung mga alagad. Yan yung mga eksperto pero sa pangingisda, walang nahuling magdamag. Nung sila'y nakinig kay Jesus, sabi, sobrang dami ng kanilang huli. Nilagyan pa ng bilang 153 ang malalaking isda. Ano? Kita niyo naman Simon Pedro, nung malamang yun ay ang Diyos, na nagsabi sa kanya, siya'y nagdamit, no? At tumalon. Kita ninyo, pag sa lumang tipan, ano? Kita ninyo yung ating unang mga magulang si Eva at si Adan, nung sila'y magkasala, nalaman nilang sila'y hubad. Ano? Nalaman nilang sila'y hubad. Kaya sila'y nagtakip at nagtago sa Diyos. Anong ibig sabihin ngayon ng Simon Pedro ay naglagay ng damit? Sapagkat naroon pa rin ang kanyang shame, ang kanyang guilt. Samantalang yung kanyang mga alagad na kasakasama ay mga hubad din naman. Dahil alam ni Simon Pedro talaga na sila'y maraming pagkukulang sa Diyos. Nagdamit. Ano? In-acknowledge niyang hindi pa ako inosente. Ako'y makasalanan.
nung malaman niyang pinagkalooban siya muli ng napakaraming pagpapala ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Tingnan niyo si Jesus nung siya'y mamatay sa krus. Siya'y hubad na hubad. Sabi, inosenteng inosente. Kaya, no, nagtagumpay siya sa krus, di katulad ni Eva at ni Adan, nagtakip sapagkat sila'y guilty at nagtatago sa kanilang kasalanan. Kaya, mga minamahal, anong ating pwedeng mapulot diyan? No? Pag tayo pinagkakalooban na ng Diyos na napakaraming pagpapala at biyaya, ano, i-acknowledge lagi natin ang kanyang dakilang presensya sa ating buhay. Ano? Minsan, ano, tayo muling bumalik, magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat ang Diyos ay napaka-generous sa tao. Ang kailangan lamang ay tayo magbabalik loob lagi sa Kanya. Hindi nauubos ang biyaya galing sa Diyos. Kaya tayo sa banalamisang ito, yan ang inyong hilingi na sana, no? Lagi nating ma-acknowledge yung Kanyang dakilang presensya sa buhay natin. Padalawa, kung tayo'y hanggang ngayon, ano, tayo hindi pa rin nagtatagumpay, tayo maedad na, tayo hindi pa nagtatagumpay sa buhay, ihulog naman natin sa gawing kanan at baka tayo'y ang ating lambat, baka tayo'y mananagana. At panghuli, no, si Simon Pedro, nung makilala na ang Diyos, no, talagang in-acknowledge siya ng sobra si Jesus sa pamagitan nung pagpirapirasuhin ng tinapay. Kaya lagi tayong babalik sa misa at magpapasalamat sapagkat yun ang dakilang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming hihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinangako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay. Kamatayan, nagtagumpay. Magalak, wag nang lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus,
tunay kang halik kami sa'yo'y nagpupuri sa krus. Ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak wag ng lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari kami, sa'yo'y nagpupuri sa krus. Ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng gawaing ito. Mangyaring makapag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ay atin pong isinagawa ang blessing of grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagan, Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo po ay may malaking pre-parking area dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo. Tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang po. Panoorin po natin ito. Misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring padatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Muli po, tulungan natin ang ating mga kabataan. Yan po, ang raffle po niyan ay sa birthday ni Padre Pio, May 25. Ano, tulungan po natin sila. Makikita niyo po diyan ang inyong matatamaan. Nandiyan po sa ating gawing kanan. Ang ticket po ay nandiyan sa unahan sa pamisahan. Salamat po sa inyong lahat. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristong ating hari at manunubos.